Kaliwat kanan na ang Christmas parties and reunions, kahit ang Department of Health, hindi isinasantabi ang posibilidad na magkakaroon ng pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19. Because we know the virus is here to stay, expected may kaso. Expected pag nagsama-sama mga tao, medyo may tataas na kaso. Pero ang pinaka-importante sa atin, huwag lamang tataas ang mga taong may severe at critical na infection, lalong-lalo na huwag mapupuno ang ating mga ospital. Ayon kay Vergere, sa nakalipas na paggunita ng Todos Los Santos, noong nakaraang buwan, naobserbahan ang bahagyang pagtaas ng COVID-19 cases at ganito rin ang maaring mangyari ngayong Kapaskuhan dahil sa mga pagtitipon at salo-salo. Ngunit anya, kung batid ng mga tao ang tamang pagprotekta sa kanilang sarili, hindi inaasahan ang sobrang daming kaso ng hawaan. We do not expect a significant increase in the number of cases. Kung matatandaan po natin, nagkaroon po tayo nung November 1 and 2. Ito po yung ating Todos Los Santos na tinatawag dito sa ating bansa. Kung saan nagpuntahan po ang marami sa ating kababayan sa mga sementeryo. At nakita po natin, although medyo nagkaroon ng uptick ang kaso, hindi siya naging masyadong significant. And we also hope na dito this coming season of Christmas, ay atin pong mapanatili na ganito lang po ang mangyayari sa atin. Kung ang bawat Pilipino po ay nakikita nila at alam nila kung paano nila mapoproteksyonan ang kanilang sarili pati ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng bakuna, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pamantayan pangkalusugan katulad ng pagsusuot ng mask, katulad ng pag-iwas sa masyadong matataong lugar, katulad ng pagsisiguro na kapag pumunta sila sa isang lugar, maayos ang ventilasyon, sa tingin natin yung pagtaas ng kaso ay hindi masyadong mararamdaman. Ang Okta Research ibinahagi ang kanilang obserbasyon sa pagtaas ng positivity rate sa Metro Manila. Mula sa 9.4% noong Nobyembre 23, umakyat ito sa 11.9% makalipas lamang ang isang linggo. Sa Metro Manila, ayon pa kay David, mula sa 264 cases noong November 24, dumoble ito sa 411 sa unang araw ng huling buwan ng taon. Pagpapakita ito ng weekly growth rate na 56%. Samantala, kinumpirma ni Vergere ang mga bagong sub-variants, ngunit anya wala namang pagbabago sa mga dapat gawin. Ito pong mga variants na to, katulad ng sinabi namin in the previews, yes, nakapasok na po yung iba't ibang sub-variants dito sa ating bansa. And as we have mentioned, we post the most recent sequencing results in our website for the public and for our media to access. Ito pong mga variants na to, katulad ng lagi nating sinasabi, whatever variants or sub-variants na papasok sa ating bansa, pareho pa rin naman po ang kailangan nating gawin, walang nababago. Yun pa rin po ang kailangan natin, kailangan mas madami pa rin bakunado dito sa ating bansa, mas marami pa rin dapat na may booster shots dito sa ating bansa, kailangan sumusunod pa rin tayo sa mga pamantayan pangkalusugan katulad ng ating minimum public health standards. Alam din natin dapat kung kailan tayo pwedeng magmask at kung kailan tayo pwedeng hindi magmask. John Scosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.